Jesús. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging karapat dapat dumilog sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming pagkakaabalahanan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías.
Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin. Pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ang daan sa ilang. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng apostol, tulad ng pastol, yaong kawa niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narinig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan namay maghahari mula sa itaas. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kaniyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo ay mapahamak.
Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay bigla ang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mabuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mabuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito nung matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Hudea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai balang at pulot pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating nakasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang paniyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. In the same season po, a few years ago, nakita ko yung isang kabarkada ko na nakasimangot. Tinanong ko siya kung anong problema niya. Ang sabi niya, hindi niya daw alam kung ano yung ireregalo niya sa bagong girlfriend niya ngayong magpapasko. At dahil nga napakwento siya ng problema niya, pati ako ng problema na din. At dalawa na kaming namumroblema kung anong ireregalo niya dun sa girlfriend niya. Then, another friend of ours came and arrived. Yung best friend nung girlfriend nung kabarkada namin. Nung nakita niya na medyo problemado kami, tinanong niya, ano problema ninyong dalawa? Aga-aga. Sinabi namin yung problema namin. Tapos, nung narinig niya ito, natawa lang siya. Tapos ang sabi niya, regaluhan mo ng kahit anong kulay pink. Kasi favorite color niya yon. Di naman kasi kayo nagtatanong. And then we realized, tama nga. Sino pa nga ba ang pinakamainam na pagtanungan kung hindi yung pinaka-close na kaibigan nung girlfriend na reregaluhan niya? Mga kapatid, tayo po ay nasa ikalawang linggo ng Adviento. And the gospel presents to us John the Baptist, the second cousin of Jesus, and the prophet who would prepare the way for the coming Messiah. Sa paghahanda natin sa pagdarating ng manunubos, sino pa nga ba ang best na pwede nating pagtanungan kung ano ang pinakamagandang irigalo sa kanya, kundi ang kanyang forerunner and perhaps his best buddy? Sa atin pong ebanghelyo, John gives us 3 tips to prepare. At para po mas madali nating maalala kung ano-ano yung mga kailangan nating ihandang ito, for easy reference, we use 3 letter M's. Ang unang letter M po ay malinis na puso. Ulitin po natin lahat. On the first part of our gospel reading, we heard the beginning of the good news about Jesus Christ, the Son of God. Ito po yung mga exact words na binasa sa atin kanina. Pero kung babalikan po natin yung ebanghelyo, wala namang nabanggit tungkol kay Jesus. Puro tungkol kay Juan, preaching repentance from sin and baptism. It is only after many have repented and were baptized that the gospel presented to us the person of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ang pinakamalaking harang po sa puso natin na maaaring maging hadlang sa pagpasok ng mga biyaya ng Panginoon sa ating buhay ay ang ating mga kasalanan. Kaya naman ang paanyaya po ni Juan ay ang pagsisisi. Lalo't higit sa mga panahong ito na ating hinihintay ang pagdating ng pinakamalaking biyaya sa atin ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. We are invited by the first reading, sa disyerto, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Let us ask forgiveness from the Lord and clear our hearts of sins. At sa paghingi po natin ng kapatawaran ng Diyos, lalo't higit sa mga panahong ito ng paghahanda, sana matuto din po tayo na patawarin ang mga nagkasala sa atin upang mas lalo pang maibsan at malinisan ang ating puso sa kung anumang resentments, pain, and anger na nariyan. Hindi po ba mas magandang i-celebrate ang Kapaskuhan kung sa puso mo magaan ang pakiramdam kasi wala kang kinikimkim na galit, wala kang kinikimkim na sama ng loob, wala kang kinikimkim na guilt. My dear friends, our first invitation is for us to have malinis na puso. Let us try our best to experience that lightness of heart that is brought about sa ating paglilinis. Ang pangalawang letter M po na kailangan nating ihanda ayon kay San Juan Bautista ay mapayak na puso. Ulitin po natin.
Inilarawan po ng Ebanghelyo ang lifestyle ni Juan. He stays in the desert. He has camel skin as coat and belt. He lived on locusts and honey. No extravagance, walang kahit anumang kaluhuan si Juan Bautista. Back to the basics, sabi nga nila. Often, kapag mga ganitong panahon na po, lalo't higit Disyembre na, napakarami ng mga aligaga dahil sa kanilang paghahanda sa darating na araw ng Kapaskuhan, sa kanilang celebration, kung ano yung handa nila, kung ano yung best na dapat isuot, kung ano yung mga magagandang Christmas lights na ilalagay sa ano, kung ano yung mga pakulol nila sa Christmas party nila, etc. This gives us an impression na ang pinaghahandaan nating Pasko ay gastos lang. Na ang pinaghahandaan nating Pasko ay paing grandehan, pagkakataon para i-display ang aming kayamanan at kung ano yung naipon namin buong taon. Kaya naman, kapag darating ang ganitong panahon ng Kapaskuhan, ang daming nai-stress. Also, this gives us the impression that this is the essence of Christmas. Na kapag walang Christmas lights o walang regalong natanggap, kapag walang hamon o espageti, pag walang Shanghai, na palaging binubulsa, ha? Kapag walang mga handa, hindi kompleto ang Pasko. Mga kapatid, nabuhay ng payak si Juan Bautista so that he would not draw attention of people to himself para hindi sa kanya yung focus ng mga tao. Sa pamamagitan ng kanyang simplicity, he directed the anticipation and excitement of the people on the truly essential things. Binalaan tayo ni San Pedro sa ikalawang pagbasa tungkol sa pagkasira ng lahat ng mga bagay dito sa mundo na dumaraan lamang. Tapos ang tanong niya sa ating lahat, pag nasira na lahat ng mga bagay, pag lumipas na lahat ng bagay dito sa mundo, ano nang mangyayari sa'yo? Friends, sana yung ating kagustuhan na maging mas simple ay mag-udyok sa atin para mas marami tayong maipagkaloob at ma-share sa mga taong nangangailangan, lalo't higit ngayong Pasko. Sa pamamagitan nito, tinuturuan din natin, kagaya ni San Juan Bautista, ang mga tao patungkol sa tunay na kahulugan ng Pasko. Ang Diyos na nagkaloob ng kanyang bugtong na anak upang tayo ay mailigtas sa kasalanan. Ang ating ikalawang regalo na dapat ihanda, mapayak na puso. Ang pangatlo at huling kailangan nating ihanda ngayong panahon ng Adbyento ay letter M, mapagpakumbabang puso. Ulitin po natin. Ba't parang humina na nung tungkol sa humility? Ulitin po natin. Ayan. Mga kapatid, marami pong naging tagasunod si San Juan Bautista at naging matagumpay ang kanyang pangangaral. Pero what did he say in response of these people coming to him? Sabi niya, may isang mas magiting sa akin na paparating. I am not worthy to unfasten his sandals. Friends, John invites us to humility. Not in the sense na ipapababa natin o mamaliitin natin ang ating sarili. That is not humility. That is self-depreciation. And that is not healthy. Ang tunay na pagpapakumbaba ay ang pagkilala kung sino tayo sa harap ng Diyos. Yes, we are blessed. Yes, we are loved. But we are never equal to God. John acknowledged that he has a very special part in the plan of God to save his people. Gayunpaman, kinilala niya din na hindi sa kanya nakasentro ang planong iyon. One is coming after me, and he is mightier than me. My dear brothers and sisters, our acknowledgement of these gifts and blessings coming from God is not boasting. Pride is when we exalt ourselves beyond what God puts us to be. Ang paanyaya sa atin ni San Juan Bautista ngayon, huwag niyong haharangan ang paningin ng mga tao kay Jesus
sapagkat si Jesus ang hinihintay nila, hindi ikaw. So, sa panahong ito ng Adviento, ano po ang mga magaganda na dapat ihanda natin para ialay natin kay Jesus na ating hinihintay? St. John the Baptist, the best friend of our Lord Jesus Christ, tells us today, nako, petiks lang yan. Kailangan lang natin ng tatlong letter M. Naalala nyo po ba? Ang unang letter M? Malinis na puso. Pangalawa? Mapayak na puso. At ang pangatlo? Mapagpakumbabang puso. With that, let us not get stressed too much and let us not fret, but continue waiting in joy and in hope sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. He whose love for us is everlasting. My dear friends, be blessed, be a blessing. Ang lahat po ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos sa mang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dala pa rin ng pagnanasang lubos na makapaghanda sa pagtanggap sa Panginoon, hilingin natin ang tulong ng kanyang biyaya. Ating sambitin, halina Panginoon, aming kaligtasan. Halina Panginoon, aming kaligtasan. Para sa buong simbahan, nawa siya ay kilalaning tagapaghatid ng mabuting balita sa mundong pinahihirapan ng kapusukan, kawalan ng katarungan, pagkakahati-hati at karahasan, manalangin tayo. Halina, Panginoon, aming kaligtasan. Para sa Panginoon, aming kaligtasan. Para sa lahat ng nahihirapang umiwas sa biso, naway lubos silang manalig sa habag ng Diyos, samantalang nagsisikap na sumunod sa kanyang mga utos, manalangin tayo. Halina, Panginoon, aming kaligtasan. Para sa mga taong may malubhang kapansanan, maging sentro nawa sila ng atensyon at pagkalinga ng sanlibutan, sa halip na ipagsatabi lamang ang ipagtabuyan, manalangin tayo. Halina, Panginoon, aming kaligtasan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating sambitin sa ating Panginoon ang ating natatanging mga kahilingan at pangangailangan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, aming kaligtasan. Panginoong Jesus, ikaw ang bukal ng aming pag-asa at kaligtasan. Palayain mo ang aming puso sa bawat masamang simbuyo at ipagkaloob mo sa amin ang kagalakan ng iyong pananahan sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog lamang po sa buslo. Ay nang
Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugtan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, nagpupuno ang langit at lupa sa kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayong kagaya ng itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Sa
Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magkaiba, magkakuni,
Isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Atin ngayong inihintay si Jesus na Upon more.
sumasamba. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming kagipitan. Sa'yo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiumpo muna po lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng katapatan sa inyo ng pambansang Dambana, makikita ninyo sa screen ang naging total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa pambansang Dambana. Ikatlo, sa paligid ng ating simbahan ay may makikita kayong mga Pilgrim's Information Record Book. Kami nakikiusap sa inyo, pakisulat ng inyong pangalan at ng mga ilang hinihinging detalye. Ito po'y tulong sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa National Shrine. Kung kayo OFW o may kasama kayong mga foreigner, meron tayong special na record book, International Pilgrims Record Book. Doon nyo po pakisulat. Ito po'y malaking tulong para sa ating inihahandang gawain para dito sa ating pambansang Dambana. Para po sa gabay ng ating mga schedule ng Misa di Gallo at Simbang Gabi,
Mula December 15 hanggang December 23, ang ating simbang gabi ay alas 5 ng hapon. Maliban sa December 17, ito po'y Linggo, magiging alas 6 ng gabi. At ang ating Miss sa Digalio, December 16 to December 24. Ang ating oras ay alas 4:30 ng madaling araw. Kayo pong lahat ay inaanyayahan at kayo magagabayan din ng ating mga schedule na nakapost sa ating Facebook page. Nabanggit ni Father, ang magandang paghahanda para sa Kapaskuhan ay ang malinis. Ano isa? Wala na. Yun na naman kayo eh. Pagkakapakinig, iniisip nyo lagi, kakain na, mag-ESM na. Malinis, mapayak, at mapagpakumbabang puso. Ano? Sa pagkakataong ito, may idadagdag ako sa inyo. Ano? Mas maganda ito. Mapagbigay na kamay. Ano? Mayroong mga nakaputi diyan. May parinin na kayo. Hindi ko na alam sasabihin pa. Ito po yung mga seminarista mula sa San Pablo Theological Formation House, mula sa Diocese ng San Pablo, ano, sa Laguna. Sila po yung naririto, mamamasko. Bawal tumunog ang inyong ihuhulog sa buslo, ha? Pag yan ay tumunog, yan ay pababalik ko sa inyo. Tutulungan tayo ng ating mga kolektor. Huwag muna agad kayo mangolekta sa unang kanta. Baka gumanda sa padalwa, mas malaki ang bigay. Ano? Kasi ang mga ito'y na, kumbaga sa kambyo ay nakambyo ng ayos. Ano? Pag sa unang kanta, sa kalagitnaan kayo mangolekta. Ito po'y tulong natin. Ano? Bahagi ng paghahanda, hindi lamang ang puso. Ito'y ating ibahagi sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa sa pagbibigay gamit ang ating mga kamay. Muli po, palakpakan natin at ating tutulungan ang mga seminarista ng San Pablo Theological Formation House sa Laguna. Magandang umaga po muli sa inyo pong lahat. Kami po ang mga theology seminarians nga po ng Diocese of San Pablo. Theology po, ibig sabihin ay, kumbaga po, ilang taon na lang ay magiging mga ganap na pong mga pare. Yan. Kumbaga mas konti na lang po yung pagdadaanan pa. Nasa huli ng mga stage ng academic formation. At kami nga po ay galing po sa Diocese of San Pablo. So kung kayo po, dito po sa atin ay Archdiocese of Lipa, yung probinsya ng Batangas, kami po, pag naging mga ganap na mga pare, ay maglilingkod sa probinsya naman po ng Laguna. Baka marami pong mga taga-Laguna din dito na nagsisimba ngayon. Nandito po kami ngayon sa inyo pong harapan bilang para po dumulog po sa inyo pong mga mapagbigay na puso. Ito ang amin pong handog na ito ay para po sa continuous po na renovation po at pagsasayos po ng amin pong seminaryo sa Tagaytay. So sa Tagaytay po yung amin pong seminary. Ang pangalan po ng seminary ay San Pablo Theological Formation House. Kaya muli po ay kami po'y dumudulog sa inyo pong harapan at nawa po ay pagpalain po tayo ng poong may kapal. Kami po ang mga seminarista mula sa San Pablo Theological Formation House. Angels, we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains hill and high, echoing their joyous strains. Glory.
Salamat. Kung kayo po ay walang dala ngayon, lumapit kayo sa kanila, tumatanggap sila ng GCash. So, kayo pong laging sumisimba linggo-linggo, maghanda na kayo. Simula pa lang yan. Ano? Sa susunod na linggo, meron ulit tayo. Ano po? Kaya kayong mga sumisimba dito, inyong ugaliin na sapagkat Pasko, alam nating maraming lalapit at mga ngaruling sa atin. Nais nating pasalamatan din ang namuno sa ating banal na pagdiriwang at nagbahagi ng napakagandang homilya. Siya po ay pari, batang pari ng Arsidiosis ng Nueva Segovia sa Ilocos, kasalukuyang nag-aaral sa Maynila. Sa ngalan ni Father Oka, ang ating kura paroko rektor, nais nating pasalamatan si Father Brian Garibay. Palakpakan po natin siya. Father, sana po ay maging mabunga at mabiyaya ang inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Tayo po ay muling magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pinagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito ng panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, ang ating misyon ay simulan na. Salamat sa Diyos.